Hello, good afternoon mga kayo. Happy Monday! Nandito na naman ang inyong usisarang manay. Trying hard to be cook, pero hindi marunong magloro. Charak! Ngayong hapon po mga kayo. Share ko lang sa inyo yung experience ko kay Amo. Share ko lang yung experience ko sa kay Amo. Kasi nga, nung kahapon ba o nakarang araw, Sabado pala ng umaga. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya may lamok daw sa kanyang kwarto. Eh, paano pa naman hindi magkakalamok ng kwarto, ha? Tingnan nyo nga, ang daming abubot. Ayan, abubot. Ayan, hindi mo mawari kung ano, pati sa ilalim ng kama mayroong abubot. Pero paano hindi babahayan ng lamok? Tapos doon sa kwarto ng amo ko, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ba naman hindi babahayan ng lamok. Dali lang. Oh. Mea? Oh, ayan. Ayan. Paano ba naman hindi babahayan ng lamok? Ang liit-liit ng kwarto, ang dami-daming abot. Tapos di sabi niya, lumabas siya. Ay, lalabas muna ako, sabi niya. Hindi ako kakain ng tanghalian. Tapos sabi niya sa akin, pakihanap nga ng lamok sa kwarto ko. Sabi ko, ha? Hahanapin ko yung lamok? Paano ko hahanapin? Hahalughugin ko yung ano sa kasulok-sulukan. Sabi ko, isprihan ko na lang mamaya pag wala ka, isprihan ko na lang. Tapos sasara ko na lang yung pintuan. Then ang ginawa ko, inisprihan ko nga siya. Inisprihan ko yung kwarto niya. Aba, nung bumalik siya ng hapon, sabi niya sa akin, nahanap mo yung lamok, nakita mo yung lamok sa kwarto ko. Tapos sabi ko, sagot ko sa kanya, paano kung makikita yung lamok sa dami-daming abubot ng kwarto mo, hindi ko yun makikita. Tapos sabi niya, kasi ano, kinagat ako ng lamok kagabi. Eh di sabi ko nang ganun, di kapag mamayang gabi kinagat ka pa uli ng lamok, isprihan na uli natin ng Baygon para wala ng lamok. Imagine mo mga kamanay. Akala ko yung mga naririnig ko lang ba sa mga kapwa ko, mga OFW na yung mga amo ay ganito. Hindi ko sukat akalain, maranasin ko rin pala, papahanap sa akin yung lamok. Agoy! Paano kaya hanapin yun, no? Napaka unreasonable naman nun. Hahanapin ko yung lamok na, grabe. Ang liit kaya ng lamok na yun, no? Kung kahit naman siguro sino, hindi makakahanap ng lamok. Ay, nako, iwan. Pero kararating lang namin dalawa ni Lola galing sa palengke. Ay, hindi pala kami na malingke. Pumunta kami pala ng Chinese doctor. Bumili kami ni Lola ng gatas niya at saka yung mga goods, yung tulad ng dried mushroom, dried longan meat, tapos yung wild berries at saka ano, yung tinatawag nilang na mo. Ano? Ang tawag doon? Nakalimutan ko siya. Nakalimutan ko siyang kung anong tawag. Mga kamanay, ayan o. Nagpagupit ako ng buhok ko. Ayan. Ayan siya. Hanggang dyan. So, wala na naman, wala na naman tayo sa long hair. Kasi ginupitan kahapon. At saka yan.
Nagpakulay ako pero hindi tumalab yung kulay sa buhok. Hindi tumalab yung kulay sa buhok ko. Patay kang bata ka. Ayan. O ano mga ka... Ito, dito po ako sa kwarto ni Lola kasi nga. Kasi nga madilim yung kwarto ko kahit ano, kahit i-on ko yung ilaw, madilim pa rin. Kaya dito ako sa kwarto ni Lola ko. Kasi nga ano. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Makikita mo to, yung sa kabilang... Nakikita mo yung sa kabilang ibayo. Kaya ano, kaya dito muna ako nag dito ako nag video. Ay nako. Ang taba-taba ako ng mga kamanay. Sige lang, ganun naman talaga ang buhay OFW kapag walang, lalo na pag hindi na naka-exercise kasi lagi na lang sa bahay, wala naman kasi akong off day. O ano mga kamanay, hanggang dito na lang. Ingat po kayo lagi and happy Monday! Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please consider subscribe. I-hit po ninyo yung notification bell. Press nyo yung all. Para lagi po kayong updated kapag mayroon akong bagong videong i-upload. Salamat mga kamanay! Happy, happy lang! Happy lang! Bye-bye. Love, 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 love.